Mga kaprobinsya, magandang umaga sa inyo. Oras naman sa ating pagkain at ating mga alagang manok. So, ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa pag-aalaga ng mga sisiw. Disclaimer lang po, itong style ko, kasi lang po sa ating karanasan sa ating pag-aalaga. Hindi ko po masabi sa inyo na ito ay mabisa or ano, pero ang i-share ko lang sa inyo kung paano ako mag-aalaga sa aking mga sisiw. Shout out po mga kay Marco Jones. Og maraming salamat sa mga taong palagi nakasunod sa akong mga video. Og salamat po sa mga nakasubscribe. Meron tayong bagong pisa na itlog, sisiw, at ang gagawin natin ay ilagay natin siya sa cage. Ngayon ko pala siya nakikuha galing sa kailang pugaran, galing sa kailang nest. O, napakabata po. Yung ina nila, yan ang kanilang ina. So, ilagay natin siya sa ating cage. May sisiyo pa ako mga kaprobinsya nga napisa nung isang araw. Nilagay ko sila sa cage para hindi tayo hindi masyado magastos. Kasi pag hiniwalay natin siya sa kanyang ina, magastos tayo eh. Magagamit tayo na kailangan tayong gumamit ng suga or ilaw para pampainit sa kanyang katawan. So ang gawin natin, yung bagong pisa, iligay muna natin sa kids ang purpose ana para makasave tayo sa electricity. Hindi tayo gumagamit ng ilaw. Pero pagka after 1 to 2 weeks, ang style ako, my own style, ihiwalay ko sila sa kanilang ina. Para yung ina, madali silang mangitlog na naman. So ilagay natin siya sa kids. Dito natin siya ilagay. Kasama ang kanyang mga sisiw. After 1 to 2 weeks, pwede natin siyang ihiwalay sa kanyang ina, ang mga sisiw. Nilagay ko sila sa maliit na tulungan. So, pag lumaki na sila, pwede na silang pagkawalan natin. Katulad dito, ipakita ko sa inyo. Pag ganito na kalaki mga kaibigan, pwede natin pagkawalan. Pagkawalan ko na sila. Kasi mataas na ang kailangan resistensya. Pero bago natin pagkawalan, kailangan muna natin siyang painumin ng gamot para protection sa kailangan katawan. Para mataas ang kailangan resistensya. Probinsya, hanggang dito na lang tayo. Yan po ang style ko sa aking pag-alaga ng mga sisiw. Pag bago pa silang pisa, ilagay ko sila sa kulungan. At pagkatapos,
1 to 2 weeks i-separate ko sila sa kanilang ina. Ang purpose natin natin i-separate para yung kanilang ina madaling mangitlog. So at yung mga sisiw naman hindi tayo masyadong magastos pag umabot ng 1 to 2 weeks kasi yung mga sisiw na bagong pisa pa lamang pag i-separate natin agad sa kanilang iwalay natin agad sa kanilang ina mahina pa kanilang resistensya. So nangailangan tayo ng ilaw para pampainit lang kanilang katawan. Pero pag after 1 to 2 weeks nangailangan ng ilaw, pwede lang natin siyang ilagay sa maliit na kulungan na walang hangin na makapasok. Katulad nito, maliit lang siya at ilagay natin yung mga sisiw na may edad na 1 to 2 weeks. Siguruhin mo lang na hindi malamig ang kailang kulungan para taas sila gustin siya para hindi sila mamatay. Kasi yung mga sisiw, mamatay sila pag malamig ang kanilang katawan. Sana may natutunan kayo sa akong mga video. Salamat sa mga nag-subscribe. O kinsa pa itong wala nakasubscribe, paliw na kong subscribe para ma-update ka sa sunod akong mga video. Paliw na kong click sa notification bell para ma-notify ka for my next video. Salamat and amping!